Pusa, okay, hindi ko pa siya nilibing dahil nilayo ko muna. Yan po, sayang talaga. Magandang umaga po mga kalapatid, yun po. Okay, so ngayon ang vlog natin is about po sa magulang ni Wonder Red, yung aking nag-first overall champion ngayong 2023 sa Alpha, no? Yun. So, medyo hindi po maganda yung balita sa kanyang magulang. Yun po, so kung doon, kung siya nga pa yung nag-first overall para ano, isa... may maling nangyari sa kanyang magulang, yung kanyang nanay. Okay, yung imbrick po yung nanay niya. So, sinubukan ko pong ginamot. Kaso, wala talaga. Okay, disclaimer pala, wala pong sinasaktang hayop sa vlog na ito. Okay, yun po. So, nagkasakit lang po yung kanyang magulang. Okay, yun po. So, ang sakit niya isa parang adenovirus, no? Adeno. Tapos hanggang tumamlay po siya at hindi na po siya kumain. Yan po. Parang hindi po siya natutunawan. Tapos nagpupupo po siya ng ano, malansa. Yan po. So ganun pala yung adeno. So ilang araw lang at mamamatay na. Okay, yan po. So ito po siya. Okay, hindi ko pa siya nilibing dahil nilayo ko muna. Yan po. Sayang talaga. Yan po. Kahapon lang po siya namatay mga kalapatid. So mamaya lilibing natin siya banda doon sa ano. Okay. So yun po mga kalapatid. So hindi lang po siya yung namatay, dalawa po, yung isa ko pang breeder, yung igay, tapos sumunod siya. So nababahala po ako kasi dalawa na po yung breeder na nawala sa aking loft. Yan po. So mahirap pala yung adenovirus, okay? Yan po. So, mga kalapatid, sa itong mga ibon ko is vaccinated po sila ng 4-in-1. So, kahit vaccinated po yung ibon nyo, pag tinamaan po kayo, wala po tayong magagawa. Yan po. So, ang kinagandaan mga kalapatid sa tawag dito. Maganda pero yung vaccinated para mas malaki po yung chance na hindi po tayo tamaan ng mga sakit. So ito po yung pinaka worst na nangyari sa aking loft, okay? Yung nag-champion pa yung magulang niya po mismo ang tinamaan ng sakit, yan po, at namatay. Yan po, so sayang po. Buti na lang meron po siyang tatlong kapatid na nabuo ko ngayon pang SDR, okay? Yan po. Tatlong, bali apat pala na kapat young birds. Yan na lang po yung ikikip ko. So sayang kasi yung producer natin, yan po yung nangyari. So ganun talaga. Wala po tayong magagawa mga kalapatid sa pag tinamaan po yung kalapati natin. So dapat pag-aralan na natin yung mga gamot. Okay, yun po. So hindi ko po alam po ano po yung igagamot ko sa adeno, sa salmonella, kasi newbie po tayo mga kalapatid. So okay. So yung nagagamot ko lang nung una is yung mga one eye cold, yan po. Okay, nung first time ko pong magkalapati, tinamaan din po ako ng ano, baliling yung mga kalapati ko. So first time na derby, hindi po ako nakapaglaro kasi nabaliling po lahat. So pagkatapos nung mga kalapatid is sinubukong kano pong magpabaksin na mga kalapati. Ngayon is nagpabaksin na po ako. Good news naman kasi hindi naman ako tinatamaan ng mga sakit. Hindi po sila tinatamaan. Ngayon lang. Okay.
So hindi ko alam kung bakit. Siguro yung mga ano, kasi may mga ibon dito na nandyan lang, pagala-gala, pumupunta sa aking mga breeders. Kaya sa susunod, magpapagawa ko ng breeder cage na ano, yung malawak. Yung may screen po, yung hindi po makakapasok kahit mga iba't ibang klaseng mga ibon na wild. Yan po. So, yun ang mahirap eh. May mga ibang kalapati. Hindi natin kalapati, mga kalapatid, si pumupunta doon sa aking doon sa taas. Kasi yung mga ganong kalapati, yung hindi po nakakulong, kung saan-saan pumupunta po yung mga ganon. Okay, yan po. At saka, syempre, tumutok ka kung saan-saan, may mga virus na nakukuha. At tapos lilipat sa ating loft. Yun po. Papasyal. Tapos kakain dun sa atin, hindi natin alam. Nandun na po yung virus. Pinasa na. So kahit vaccinated yung ating mga ibon, tatamaan at tatamaan kung grabe at kung ano yung dumapo sa ating mga loft. So kailangan natin mag-ingat, mga kalapatids. Yan po. So mamaya ililibing ko na to si Kulit. Kulit po ang pangalan ng ano. At itong kanyang ina pala, mga kalapatids, is nag-lap champion din ata to eh. So ito hindi sa akin yan, no. Smash pa. Yan po. So may lahi talaga silang champion, mga kalapatids. Yan po. So yung last lap namin pala, mga kalapatids, sa Matnog, super hard race po yun. Okay, yung araw na yun is sobrang init, grabe talaga yung init, mga kalapatids. And then hapon, biglang lumakas yung hangin at umulan sa ibang mga lugar, so smash po siya. So iilan lang po yung nag-debird nung last lap sa Matnog. Yun po, so isa po tayo sa pinalad at sinuwerte na nakauwi yung ating ibon. So ganun po talaga. So hindi natin masasabi yung karera. So sa oras na yun is nawalan na talaga ako ng pag-asa. Kasi ang lakas na ng hangin dito sa amin. At saka ang dilim na ng kalangitan. Sobra. So ang hindi ko akalain na uuwi yung ibon ko. Kasi first time ko po maglipad sa south. Yan po, sa mga hindi po nakakalam, is newbie po ako, mga kalapatids, okay? So nag-start po ako mag-ibon na 2020 na, yun po, 2020 hindi pa ako club, bumili din ako ng unknown line, yun po. So medyo nasiyan ako dahil sa mga pinsan ko dito is naglalaro po sila sa club at doon po ako natuwa na umuwi pala yung ibon. Okay, umuwi pala yung ibon kahit gaano kalayo, kaya sinubukan ko. Hanggang yung mga pari ko isa naglalaro na sa mga club, yun po. Pag bumibili po sila ng ibon na magaganda, isa sinasama ako. Kaya nainganyo po ako, mga kalapatids. So doon po nagsimuloy ang aking pag-iibon. Okay, yun po. So yun po, mga kalapatids. So dito ko na lang tatapusin tong video na to. Yun po, yung ano pala natin, Farapol, okay? Yun po, yung nasa official Facebook page natin, yung kamukha ni Quattro. Kung gusto nyo pong sumali, comment nyo na lang po yung pangalan nyo doon, loft name, address, at saka number. Okay, pag umabot po tayo ng 5,000 subscribers sa YouTube at saka 1,000 followers sa Facebook page, umpisa na natin yung raffle. Okay, so yun po, good luck po. So yun po, ingat po, mga kalapatid. So mamaya ko na po ito ililibing. Hanggang dito na lang. Okay, bye-bye.